Isang mapagpalang umaga, hapon, gabi sa ating lahat mga kapatid ko sa Panginoon. Ito po ang service vlog sa online Bible study, Jesus Saves. Pag-aralan po natin ang Matthew chapter 8, verse number 1 hanggang 3. Tatlong bagay po ang atin pong makikita sa Matthew chapter 8, verse number 1 hanggang 3. Ito po ang pagtakbo ng Panginoong Jesucristo at ng isang taong itungin. Alam niyo po mga kapatid, titingnan po natin at makikita po natin ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. At nang siya ay bumaba mula sa bundok, at sinundan siya ng lubhang maraming tao. Alam niyo po mga kapatid, maraming tao ang sumusunod sa Panginoon. Pero hindi lahat na sumusunod sa Panginoon ay tunay na sumusunod sa Panginoon dahil makita po natin dito mga kapatid, dahil si Kristo po ay naghihimala sa mga oras na iyon. Nagpapagaling ng mga masakit. Yung kanyang yung pagkain, yung 5 loaves and 2 fishes ay pinarami ng Panginoon. Nagbinuhan niya yung patay mga kapatid. Yung mga wine ay kanya pong yung tubig turned from unto wine, naging wine po yung mga tubig. Makikita po natin ang dami-daming ginawa ng kabutihan ng Panginoon, pero sinusundan siya ng lubhang maraming tao, pero hindi lahat ng taong sumusunod sa Panginoon ay totaling disipulo ng Panginoon. Yung iba ay nag-uusyoso lang. At yung iba ay sinisilip lang yung ginagawa ng Panginoon at pinapartangan na ang Panginoon ay hindi anak ng Diyos at siya ay isang mamumusong. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse number 2. At narito, lumapit sa kanya ang isang itongin at siya ay sinamba at nagsabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaring linisin ako. So, mga kapatid, ano? Maraming taong sumusunod sa Panginoon. Ang dami-dami mga kapatid. Pero may isang taong lumapit sa Panginoon at ito ang taong kitongin. Hindi po binigyan ng pangalan ng Biblia kung sinong tao yon mga kapatid. Pero makita po natin dito mga kapatid, ang ketong ay yung sakit na parang naaagnas, parang nauupod, parang may mga sukat ang kanyang katawan mga kapatid. At unti-unting nabubulok, natutunaw, at kung ano pa mga bagay na negatibo na sa kanya pong lupang katawan na sa panahon noon ay mga kapatid ay wala pang lunas o wala pang gagamutan, pero siya po ay totally nananampalataya sa Panginoon, kaya nga siya po lumapit sa Panginoon mga kapatid. Ito po ang sabi sa verse number 3, number 2. Lumapit sa kanya ang isang taong kitongin at siya sinamba at nagsabi, Panginoon, ibig Panginoon, kung ibig mo ay maaaring linisin mo ako. So, tatlong bagay po ang ating makikita sa mga oras na ito. Mga kapatid, una mga kapatid, kung tayo po ay may mga nararamdaman sa buhay, problema sa buhay, pagsubok sa buhay, sakit, hinagpis, problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa sarili, problema sa trabaho, anong klaseng nararanasan mga kapatid? Yung lalaki ay hindi lumapit kung kani-kanino. Yung lalaki ay hindi una lumapit kung saan-saan. Kung kani-kanino mga kapatid, siya po ay unang lumapit sa atin pong Panginoong Jesucristo na ang sabi niya, Panginoon, kung ibig mo ay linisin mo ako. Ano pong unang ginawa niya mga kapatid? Una, siya ay lumapit sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ano man ang dinaranas mo ngayon sa mga oras na ito, tayo po yung lumapit lamang sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po tayo lalapit kung saan-saan, kung kani-kanino mga kapatid. Sa Panginoon muna tayo, una dapat na lumapit. Bakit mga kapatid? Siya po ay handang makinig. Ang kamay ng Panginoon ay nandyan lang at bukas palad na hinihintay tayo mga kapatid. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Not only that mga kapatid, hindi lang siya lumapit sa Panginoon. Pangalawa, sinamba niya ang Panginoon mga kapatid. Sabi ng Bible, at siya'y sinamba. Ibig sabihin po mga kapatid, makikita natin dito, maraming mga nagsasabing sila'y Kristiyano,
Pero sinasabi lang nila na si Kristo daw ay isang tao lamang at hindi dapat sambahin sapagkat hindi siya Diyos. Pero sa tagpong ito, napakalinaw mga kapatid na yung may ketong ay sinamba siya pero hindi hinayaan ng mga apostol na, "Uy, huwag mo sambahin ang Panginoon sapagkat hindi sa Diyos. Huwag mo sambahin ang Panginoon." Hindi. Hinayaan ng Panginoon na siya sambahin. Hinayaan ng mga apostol na siya sambahin. Bakit mga kapatid? Marapat lamang na sambahin ang ating pong Panginoon mga kapatid. Kaya una mga kapatid, una, hindi lang po siya lumapit sa Panginoon. Pangatlo, pangalawa, sinamba niya ang ating Panginoon. Mga kapatid, ano man po ang dinaranas mo ngayon? This financial problem, family problem, health problem, anong klaseng pagsubok ang meron ka ngayon mga kapatid? Ito lang po ang masasabi ng Biblia ngayon. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Number two, tayo po ay sumamba lagi sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ano? The more na dapat tayo may problema, the more na dapat tayo may pagsubok, the more na dapat tayo po ay may hinaing at gustong mangyari sa buhay, the more na tayo po ay nahihirapan mga kapatid, dapat the more na tayo po ay sumasamba sa Diyos. The more na dapat tayo lumalapit sa Diyos, kagaya ni Job mga kapatid, meron siyang disease, meron siyang disaster, meron siyang sakit mga kapatid na talagang halos tuktok ng kanyang ulo hanggang sa talampakan niya mga kapatid. Pero anong ginawa niya mga kapatid? And Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped the Lord. Mga kapatid, may pagsubok si Job, may sakit si Job, namatay ang mga anak ni Job, na wala ang kanyang kayamanan, mga kapatid, hindi niya naisip na siya po lumayo sa Diyos. Hindi niya naisip na ang Diyos ay kanyang iwan at talikuran dahil sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Marami mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, kung ano lang ang nangyayari sa buhay niya, nawalan lang ng pera, nawalan lang pag nagkamera ng pagsubok, nawalan ng trabaho, nagka-problema lang, nagkamera ng sakit, nalikuran ng Diyos, mga kapatid. The more, mga kapatid, na tayo po ay sinusubok ng panahon ito, sinusubok ng panahon, mga kapatid, dapat the more tayong lumalapit sa Diyos. Why? Sapagkat minsan man ay hindi tayo iniwan ng Diyos. Mga kapatid, ano yung una, mga kapatid? Yung may ketong, lumapit sa Diyos. Pangalawa, yung may ketong, sinamba ang Panginoon. Number three, mga kapatid, makita natin dito, mga kapatid. Number three. Okay? Number 3, makikita natin dito na sabi niya sa verse number 1, verse number 2, sabi niya, "Kung ibig mo ay linisin mo ako." Anong una mga kapatid? Sinamba niya ang Panginoon. Lumapit siya sa Panginoon. Number 3, nanalangin siya sa Panginoon. Anong prayer niya? "Kung ibig niyo ay linisin mo ako." Mga kapatid, may pagsubok ka, may problema ka man sa buhay, three things lang pwede mong gawin. Una, lumapit sa Diyos. Pangalawa, sambahin ang Diyos. Kaya pag umaga, mga kapatid, pag sinusubok tayo ng Diyos, we need to sing unto the Lord. We praise the Lord. Praise God, nagising pa ako. Praise God, buhay na buhay pa ako. Praise God, I'm here and kicking alive, mga kapatid. Bakit? Dahil nabuti ang Panginoon sa buhay natin. Number three, siya'y nanalangin sa Diyos. Mga kapatid, ano man ang dinaranas mo ngayon, tatlong bagay. Lumapit, sumamba, at manalangin sa Diyos. Mga kapatid, I will pray for you. Nanonood ka man sa mga oras na ito sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At huwag mong isisisi ang lahat ng bagay kung bakit nangyayari ito sa Diyos. Sa atin. Sinsay sa atin. Bakit? Ano sabi ng Bible sa Romans chapter 8 verse number 28? Mga kapatid, "And we know that all things work together for good to them that who love God according to His" what? Purpose. May purpose ang Diyos kung bakit ito nangyayari sa iyo. At nangyayari ang lahat ng pagsubok sa akin. God has a purpose. Tatlong bagay. Ano purpose ng Diyos?
lumapit tayo sa Kanya, sambahin natin ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon, itaas natin ang pangalan ng Panginoon na, at manalangin tayo sa Panginoon. Ito mga patid, ito yung pinaka-resulta ng paglapit niya, ng pagsamba niya, ng pagpuri niya sa Panginoon, ng pagpray niya. Ito yung resulta, verse number 3. Iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at nagsabi, "Ibig ko, luminis ka." At pagkadakay nalinis ang kanyang ketong. Mga kapatid, alam nyo, sa bawat paglapit natin sa Diyos, sa bawat pagsamba natin sa Diyos, sa bawat pag-pray natin sa Diyos, ay merong resulta. Merong answered prayer. Mga kapatid, just come unto Him. Just come unto God. Just come unto the Lord. At ang Diyos ang tutugon ng lahat ng iyan. Ano man ang pagsubok mo ngayon, I will pray for you. Ano man, pinitaraan na natin, lumapit tayong lahat sa Panginoon. Let's pray. Mapagpalang Diyos ang magbanal. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Akin pong inilalapit at dinudulog sa inyong harapan ang nanonood ng video. Ano man po ang kanyang dinaranas at dinaranas naming lahat. Lord, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami po ay sumasamba sa iyo. Kami po ay dumudulog sa iyo. Because you are so powerful, you are so great. Ikaw po ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Because you control over nature, you control over death, you control over sin. You control all of these things, all of this earth. Why? Because you are God. Lord God, help us. Bigyan niyo kami ng kalakasan para balampasan lahat ng pagsubok sa aming buhay. Kailan Diyos, we praise you, we glorify you, we honor you, Panginoon. Dalayan po Diyos, para kasi niyo po ang nanonood na ito, patibayin niyo po siya kayo physical, spiritual, Panginoon. Upang malampasan niya ang lahat ng bagay, pagsubok at bagyo ng buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po. And to God be all the glory. Ito po yung una nating video ngayong taong 2024. God bless you po. And I hope na bless po tayong lahat. This is Servant's Vlog sa online Bible study. Jesus saves.